Good afternoon, mga ka-channel. Meron tayong sandaling video patungkol dito sa automatic cut-off using LVD module and SSR, solid state relay. So, ang cut-off nito ay sa DC side kasi ang ating SSR ay DD. Ibig sabihin ng DD is DC to DC. So, ito ang ating ikakat yung supply ng 12 volts. At merong isang paraan, cut-off ay DC to AC. Ito namang linya ng AC ang ikakat-off. Yung isang linya niyan ay itatap dito sa dalawang yan. Bali yung isa kakatin mo, isa dito, isa doon. So yun ang AC side. Ito, DC side to. Kasi mas gusto ko na kapag naglobat ang battery, patay ang system. Pati inverter. Hindi katulad ng AC side. Ang kinaka-atop lang nun ay yung output. Yung input niya ay buhay. So, gumagana yung inverter kapag ganun ang sistema. Kaya, mas gusto ko ang DC side. Pero nasa inyo yan kung anong gusto nyong sistema. So, ito nga pala ay galing battery. Positive ng battery. Papunta sa positive ng LVD. Input, and then yung output ng positive ay papunta dito sa SSR. Yung negative ay papunta dun sa negative side. At yung negative supply ng inverter, yun yung ating kinat. Dun tayo nag-cut. So, ito nga pala, hindi kasama sa setup yan. Ito lang ang ating pang-adjust ng voltage. So, pakita ko muna sa inyo kung paano ang pag-a-adjust ng voltahe ng cut-off and cut-on. So ngayon ay naka-cut-on siya, no, ng 13 point. Ang cut-off niyan ay 12. Magka-cut siya sa 12 volts. So, hindi makuha yung 12. Kailangan kasi mapababa natin to ng 12 volts para mag-automatic cut-off siya. Kaso, hindi natin mapababa. So, nag auto on ang ating inverter.
kailangan mapano natin ito ng 12 volts. So yun, pag siya ay nag umabot ng 12 volts, automatic patay ang ating system, no? Patay siya, patay ang inverter, patay ang supply, buhay ang battery ng 12 volts. So halimbawang di na naglobat yan, i-charge natin. Ang setting ko naman ay 13 volts. Maya, tuturo ko sa inyo yung pagsiset ng parameter. So, yan. Pag umano ng 13.1, yun, na buhay na uli ang ating hindi kaya ng ating battery. Ano siya na so tulungan ng ating charger. So yun, so ibababa uli natin, adjust uli natin. So pag lumaba ng uli ng 12 yan, ay mamamatay yan. So yun, nag automatic cut off siya. So ganyan lang ang setting ng LVD module ng automatic cut off and cut on. Pag setting nyo ay 12.0 12.0 siya magka-cut off, and then pag nag ang setting nyo naman is 13 volts na mag-cut on, doon naman siya magka-cut on. So ulitin ko uli ha, 12 volts i-cut on natin ha, tataasin natin.
13 volts. So yun, nagkaton na siya. Hindi lang kaya ng ating battery. So, ika-cut, openly natin. Ayun. So, ganun lang ang pag-setting ng cut-off, automatic cut-off and automatic cut-on. Sa pag-a-adjust naman ay ganito po yan. Press nyo itong first button. Nakita nyo nag-blink. So i-adjust nyo kung anong setting ang gusto nyo, kung 11.5 or anything, kung anong gusto nyo. Ako ay 12, so magka-cut off siya ng 12. Paano naman ang cut on niya? So ito namang isa ang ipipress nyo. Yun. Kailangan makita nyo magbiblink yun. Medyo ano lang, may bilis-bilisan lang. So yan. Ang ginawa ko is 1.0. So ganun lang yan. Ang 12 plus 1, yun ang ano niya, 13 volts. O kaya 1.5 ang inilagay nyo, 12 plus 1.5, edi 13.5. So ganun lamang ang setting niya. Ulitin ko, ito ang para sa kanyang cut-off. Kailangan hintayin nyo mag-blink. So yan, nag-blink na. Select nyo kung anong setting nyo, 11.5 or 12. Ako kasi 12. So pag hintayin nyo mag-blink yan, yan. Naka-setting na yon. And then sa cut-on naman ay press nyo itong isa. Hintayin nyo yun. Hintayin nyo mag-blink yung ano. Saka kayo mag-a-adjust. Yan. Ako inano ko ng 1.0. So 12 plus 1 is 13 volts. So ganyan lamang kasimple ang setting niya. So yung about sa voltahe, kung bakit hindi siya accurate. Hindi accurate yung kung ano yung voltahe ng battery. So yun lang, may mga ibang turo dyan kung paano ma-accurate yan, ay panoorin nyo na lamang sa ibang channel. So i-cut on uli natin, pataasin uli natin yung voltahe. Para siya mag cut on. So yun, 13 volts. So ika-cut off muli natin sa 12. Okay, kita nyo mga ka-channel, ganun lamang kasimple. Sana ay muli akong nakatulong sa inyo about sa setting ng LVD module, automatic cut-off and cut-on. So from battery, positive input ng LVD, positive output papunta sa relay input,
negative. And then itong dalawang to ay ito yung kinat natin na negative. Negative ang kinat natin yan. So dito, and then papunta dito, yan, kinat natin siya, negative side. So ganun lamang kasimple mga ka-channel ang connection ng ating LVD module. And then gagawa din ako ng schematic diagram ito para mai-guide kayo ng gusto. So mga channel, hanggang dito na lamang at magandang hapon. At yung God bless sa inyo pong lahat. Ito naman po ang kanyang schematic diagram from battery to LVD to SSR, solid state relay to inverter, positive coming from the battery going to input of LVD and output of LVD going to the input of SSR and the positive of SSR going to positive of inverter and the negative and the rest negative and no negative and negative and this is ito nga pinag-short natin. What I mean is isang supply ang kinuha natin dyan, yung negative ang ating kinuha, kaya meron tayo ditong jumper para gumana yan tulad yung kaninang ginawa natin in actual. So ganyan lamang po kadali ang diagram niyan, from battery to LVD, from LVD to SSR, and then the inverter. Yan ang kaninang actual na ginawa natin na protection para sa battery na hindi siya madidrain, na 12 volts pa lamang ay magka-cut off na tong si LVD para maproteksyonan natin ang battery. Actually kahit naman wala na tong SSR, pwede yan eh. Irerekta na tong LVD, yung output ng LVD papunta dun sa input ng inverter, yung from positive ng output ng LVD direkta sa inverter, and the negative ay papunta dun sa inverter. Pwede yan, pwede tong wala ng SSR, solid state relay. Kaya lang kami naglalagay eh, syempre kapag medyo mataas na yung hatak ng perahe ng inverter, kaya kailangan natin ng mataas-taas na mag-handle ng mataas na perahe, kaya nilalagyan natin ng relay. Ang relay nga na pala na ito ay 100 amps relay yan, kaya kaya niyang i-handle ang mataas na hatak nitong ating inverter. So yun lamang mga ka-channel, at pinakita ko rin sa inyo ang diagram para naman maintindihan nyo ang in actual and theory, para mas madali nyong masubaybayan o may apply sa inyong setup. So yan lang po, hanggang dito na lamang, at isang magandang gabi pang muli sa inyong pong lahat. Sana po ay nakatulong ang ating video. Kung di pa pala kayo nakakapag-subscribe, please subscribe naman and share, para naman mas marami tayong matulungan o maturuan ng mga nagnanais ng solar setup. So hanggang dito na lamang, at magandang gabi sa inyo pong lahat. Bye-bye.